Dalawa ang pinakamaswerteng halaman sa 2025. Mayroong dalawang halaman na maaaring magdulot ng napakalaking swerte kapag naglagay ka nito sa tahanan mo. Maaaring ilagay ito sa iyong front door o maaaring ilagay din sa iyong living room. Ang mga halamang ito ay indoor kaya't napakahalaga ng kanilang presensya sa 2025. Sa taon ng Year of the Wood Snake. Ngayon pa lang, sikapin mong makakuha na lamang ito bago pa pumasok ang 2025. Tayo ay tumitingin sa swerteng maidudulot nito at ito ay ibinabase sa umuupong zodiac sign o sa ruling sign ng taon. Sa Year of the Wood Snake, ang dalawang halamang ito ay magdudulot ng pag-unlad sa pamumuhay at magdudulot din ng malaking kita o magkakaroon ng wealth at prosperity para sa iyo. Ganito kahalaga ang dalawang halamang ito at ito ay idadagdag sa mga money plant na maaaring gamitin. Ngunit mahalaga ang mga ito sa pagpasok ng 2025. Purple Orchids. Ang orchids ay isa sa tinaguriang halaman ng mayayaman. Sapagkat noong unang panahon, tanging mayayaman lamang ang mayroon ng mga bulaklak na ito. Ang orchids ay nabibilang sa mga luxury plants at ginagamit lamang ito ng mga taong may matataas na pwesto sa lipunan. Ganon din ang mga mayayamang tao. Sa panahon ng Year of the Wood Snake, napakahalaga ng halamang orchids, lalong-lalo na ang purple color nito. Ang lahat ng kulay ng orchids ay itinuturing na swerte, kaya't dapat mayroon ka nito. Ang katangian ng orchids na umakit ng swerte sa pera at maaari itong magdulot ng swerte o magdulot ng pagtaas ng antas ng inyong pangalan. Ang ibig sabihin, maaaring magkaroon ng swerte sa pagkilala sa inyong pangalan. Maaaring mayroong mangyaring maganda kaya't makikilala ang inyong pangalan. Maaari kayong mabilang sa mga taong sinuwerte kaya't nakilala ang pangalan. Hindi lamang pagpapataas ng antas ang naidudulot ng halamang orchids. Ang orchids din ay mayroong protective properties na kumukontra laban sa mga negative energies na tumatama sa may-ari nito. Kung ikaw ay mayroong mga alagang orchids sa tahanan at ito ay inilagay mo sa kung saan mo tinatanggap ang iyong mga bisita, magugulat ka na lang mayroong kang bisita na aalis kaagad. Ang mga bisita na mayroong masamang intensyon o mayroong nadalang negative energies na hindi nila namamalayan, hindi sila makakapag-relax sa tahanan mo. Sila ay aalis agad sapagkat ang halamang orchids ay may kakayahang itaboy ang mga negative energies. Kaya kung mapapansin sa mga mayayamang tao, maraming orchids sa kanilang tahanan at ito ay nakalagay sa harap, sa balkonahe o maging sa kanilang living room at opisina. Ito ay para maprotektahan sila laban sa mga unwanted energies na maaaring nadala o maaaring dala ng masamang intensyon ng mga taong bumibisita sa kanila. Ang orchids ay swerte sa susunod na taon 2025 ilagay sa living room, opisina, front entry o kung saan man na mas nakikita ito ng mga tao. Dahil maaari itong magdulot ng proteksyon, swerte o maaaring umakit ng yaman sa iyo. Snake plant o mother-in-law's tongue. Ang halamang ito ay tinaguriang maswerteng halaman na maaaring makatulong sa mga taong
nahihirapan sa buhay. Ang snake plant, kung magagawa mong maitama ang paglalagay nito sa tahanan mo, tutulong ito na maiangat ang kalagayan mo sa buhay. Ang snake plant ay kilala sa pagbibigay ng swerte kapag ito ay namulaklak. Ngunit kahit hindi pa namumulaklak ang snake plant, maaari itong umakit ng swerte para sa mga taong nag-aalaga nito. Dapat mong pakatandaan, ang snake plant ay huwag ilalapit sa maaaraw na lugar sa tahanan mo. Huwag mong ilalagay malapit sa kalan, pwedeng ilagay sa kusina, ngunit ilalagay lamang sa dining table. Pwede rin ilagay sa living room, ngunit malayo sa apoy. O kung meron kang mga pinagmumula ng apoy, kagaya ng kalan, grill, ilalayo ang snake plant dahil maaaring magkaroon ng negative energies. Ang halamang ito ay gustong gusto ang malalamig na lugar at nagiging maswerte ito kung ilalapit sa mga water feature kagaya ng fountain, aquarium o maging ang swimming pool kung meron kayo. Ang snake plant ay merong upward energies kaya't maitutulong nito sa iyo ang pag-angat ng mga enerhiyang maaaring na-stuck o kung meron kang low ceiling o kung mababa ang bubong sa tahanan mo, maglagay ka ng snake plant upang maiangat ang energies at magdudulot yan ng swerte sa pera. Maaaring magbago ang kalagayan sa buhay ng mga taong naglalagay ng snake plant sa bahay kung nailalagay nila ng tama at pinaniniwalaan nila ang dulot na swerte ng snake plant. Kabilang din sa mga halaman ng mayayaman dahil ang snake plant ay kayang mamuhay sa tubig man o maging sa lupa. Kaya nitong bumagay sa anumang sitwasyon. Kaya't kapag naglagay ka sa tahanan mo nito, maaring mabago ang kalagayan mo kung tama ang paglalagay. Tandaang mabuti, huwag ilalapit kung saan nagmumula ang fire o ang kalan o anumang pinagmumulan ng apoy dahil maaring magdulot ng negative energies. Kung nagnanais ng swerte, pwedeng ilagay sa living room, pwede rin ilagay sa north, pwede rin ilagay sa front door. At pwede rin lagyan ng coins ang snake plant para umakit ito ng swerte sa pera. Tandaan lamang mabuti kapag naglalagay ng halaman sa bahay. Ang snake plant ay huwag ilalagay sa pulang paso. Maaaring ilagay sa itim, asul, puti. Iwasan lamang na mailalagay ang snake plant sa pulang paso. Maliban na lamang kung ang pulang paso na yan ay gawa sa earth. Ngunit kung yan ay plastic, iwasang ilagay ang snake plant sa pula. Pwede sa ibang kulay, huwag lamang sa pulang kulay na paso, lalo na kung plastic pots yan. Pero kung yan ay earth pot, kahit yan ay red, pwedeng-pwede yan. Ang mga halamang ito ay maaaring magdulot ng swerte sa susunod na taon. At huwag kalilimutan, kapag naglagay ng pampaswerte, humiling upang makamit mo ang mga ninanais mo. At huwag kalilimutang alagaang mabuti ang mga halamang inilalagay mo dahil kapag yan ay napabayaan mo, doble-doble ang kamalasan ang idudulot niyan. Kung ayaw mong mangyari na ikaw ay malasin, iwasan mo na gawin ang mga hindi dapat sa inyong mga halaman. Dahil ang halaman ay may buhay at kaya nitong umakit ng swerte mula sa kalikasan at maging sa kapaligiran ng inyong tahanan. If you like more, don't forget to like, subscribe, and share.